ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa presyo ng petrolyo. Bumaba ang presyo ng imported na petrolyo sa unang araw ng trading sa world market, pero humina naman ang palitan ng piso kontra dolyar. Nanindigan din po si President-elect Bongbong Marcos na hindi siya pabor na alisin ang excise tax sa petrolyo sa kabila ng mga panawagan na suspindihin ito. Magpapatrol, Alvin L. Chico. Malapit nang maubusan ng gasolina ang taxi driver na si Federico, kaya nagkarga muna siya ng 200 pesos. Ang hindi niya alam, ito ang gasolinahang may pinakamahal na gasolina sa Metro Manila. 96.90 ang litro. Akala ko 80. O magkano? 96 pala. Oh. Kaya wala naman po akong magagawa kaysa tumirig ako sa kalsada. Dito rin nagpapakarga ang magkasintang JR at Alaika kahit mahal. Hatid sundo pa sa trabaho ngayon si Alaika, pero kapag umabot ng 100 pesos ang litro, baka hindi na kayanin ni JR. Baka mag-commute na lang po siya araw-araw. Yun na lang po, para mas nakakatibid po kasi sobrang mahal po ng gasolina. Once na tumaas pa yung price ng gas, kaya ko naman mag-commute. Dito naman ang pinakamahal na diesel, 98 pesos kada litro. Pero sa Burongan Eastern Samar, 100 plus na ang litro ng diesel. Konting kembot na lang, tutuntong na sa 100 piso ang litro ng diesel at gasolina dito sa Metro Manila. Pero ang good news, bumaba ang presyo ng imported na petrolyo sa world market sa unang araw ng trading, na kapag na-sustain hanggang Biyernes, ay makararanas na tayo ng rollback pagkatapos ng tatlong sunod-sunod na linggong oil price hike. Ang problema, patuloy namang humihina ang piso kontra dolyar na ngayon ay sumampa na sa 54 peso level. Dahil dolyar ang ipinambibili ng imported na petrolyo, may kaakibat na dagdag presyo ang paghina ng piso. Dollar from the Philippines might go to the States because it's better there for their investment. So ang mangyari, peso will further deteriorate. So yan ang kinakatakutan natin. And as I said, the moment it deteriorates, that's a 150 increase. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng panawagang suspindihin muna ang excise tax sa fuel, mismo si incoming President Ferdinand Marcos Jr. hindi sang-ayon dito. I prefer to handle the problem on the other side of the equation and provide assistance to those who are in need. Because if you reduce the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need, yung talagang tinatamaan. Kasi blanket eh. Kung aalisin muna ang excise tax, 10 pesos ang ibababa sa presyo ng gasolina, 6 pesos sa diesel at 5 pesos sa kerosene. May hiwalay pang 12% value-added tax na kabig ang gobyerno na lumalaki habang tumataas ang presyo ng petrolyo. Magkaiba ang pananaw ng mga ekonomista kung dapat bang suspindihin muna ang excise tax para makagaan sa mga motorista. Ang pinakamadali po sa ngayon ay itanggalin, suspindihin ang excise tax. At pangalawa, tingnan po natin ang ating budget, ang ating tustusin. Reviewin natin. Baka naman po marami diyan sa ating budget ang hindi naman kailangang ipatupad ngayon. I caution the president against making knee-jerk reactions. No, I think his recent pronouncement sound more reasonable to me. The excise tax on fuel is a very important source of government revenues. Ayon kay Leyko, mahina kasi ang mekanismo ng gobyerno para maabot ang lahat ng sektor na dapat may ayuda. Kaya mas maraming makikinabang kung babawasan na lang ang buwis sa petrolyo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Samantala, hanggang katapusan na lamang ang libreng sakay sa buong bansa maliban sa EDSA Busway. Isasara naman ng isang buwan ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para kumpunuhin. At live mula sa EDSA Flyover, nagpapatrol si Jackie Manabat. So Jackie, kailan magsisimula na isara ang flyover at paano aayusin ang trapiko? Henry, ngayon pa nga lang ay nakasara na itong center lane ng EDSA Timog Flyover. Kung nakikita nyo sa akin likuran, meron ng mga orange cones.
na inalagay dyan at meron ng mga traffic enforcers para magmando ng daloy ng trapiko. Yan ang simula ngayong araw, pero ang kabuuan ng pagsasara ng EDSA Timog southbound dito sa flyover ay sa Sabado. At meron ng mga traffic enforcers dito sinasabihan yung mga motorista na kunin o dumaan sa mga alternatibong ruta kasama na nga sa maapektuhan yung libreng sakay na EDSA busway. Samantala, speaking of libreng sakay, paubos na yung budget ng LTFRB. Kaya karamihan ng ruta ng libreng sakay maliban sa EDSA busway ay magtatapos na ngayong katapusan. Napabilang sa mga barya sa wallet si Marie. Nagulat siyang may bayad na pala ang sinasakyan niyang jeep na rutang Muñoz, Quiapo. Mula kasi noong Abril, libreng sakay ang mga jeep na ito. Kwento niya, kapag kinulang sa budget, plano niyang maglakad na lang. Buti, nakapag-telepon ako ng pamasahe ko. Sa akin, sa mga araw-araw na nagtatransport, sa 10 piso, napakahirap din kitain. Kasi kadalasan, ang manggagawa, sabihin natin, hindi lahat nagmi-minimum. Isa si Marie, sa libo-libong nakatitipid araw-araw dahil sa libreng sakay. Bukod sa mga pasahero, naging malaking tulong rin ang libreng sakay sa mga driver. Kaya nang matapos na ang libreng sakay sa 118 na ruta sa buong bansa, naramdaman ng ilang driver ang kaibahan sa kita. Matagal yung pila namin, tapos yung hanapin pa namin, yung kikitain namin. Sobrang mahal pa naman ang diesel ngayon. Pagkalibreng sakay, siyempre, fixed na yung sahod namin. Sa katapusan, lahat o 148 na ruta sa buong bansa ng libreng sakay ay puputulin na maliban sa EDSA busway. Natatagal hanggang sa Hulyo. Ang dahilan, ubus na ang 7 bilyong budget. Malaki talaga yung naitulong ng libreng sakay program natin. Pero as much as we want to continue with the program na hanggang aabot pa, sana hanggang December po, no? But because of the number of participants also na sumali din sa atin, kaya nagkaroon talaga ng exhaustion of funds tayo. In the sense na hindi na kayang isustain, no, hanggang December. Bukod sa kawalan ng libreng sakay, naharap pa sa kaliwat ka ng hiling ng taas pasahe ang mga pasahero. May nakahain ng petisyon ng jeep, provincial at city bus, at TNVS. Nagpaplano na rin maghain ng petisyon ang taxi. Kaya ang LTFRB naharap sa matinding desisyon sa susunod na linggo. If in case po the board will grant, no, the fair petitions, yun yung sasalubong sa mga commuters on July, possibly, no, na mapapas nga talaga sa kanila yung burden. That's why it's really very hard for the board talaga right now. Kumpara noong 2020, higit 5,000 pampublikong sasakyan na ang hindi na nag-renew ng prangkisa o di na pumasada. Wala pa sa record na ito ng LTFRB ang mga pampublikong sasakyan na kamakailan lang huminto na sa pagbiyahe. Bukod sa taas presyo ng produktong petrolyo, nakadagdag pa sa gastos ang tumitinding traffic sa kalsada. Kasama sa posibleng magpabigat ng daloy ng trapiko ang pagsasara ng EDSA Timog southbound flyover lane dahil sa nakitang bitak. Isang buwan itong isasara kung saan inaasahan na higit 140,000 na motorista ang maapektuhan. Aabuti ng isang buwan dahil ayon sa DPWH ay mano-mano ang gagawing pagkukumpuni. Hindi pwedeng gamitan ng heavy equipment para di masira ang kabilang lane. Kaya ang payo ng MMDA ay gamitin ang mabuhay lanes at iba pang alternatibong ruta. Henry, sa mga oras na ito ay may pagbagal na sa daloy ng trapiko dito sa EDSA Timog pa southbound at hindi na nga madaanan yung ilang bahagi ng lane ng EDSA Timog flyover. Pero ayon sa MMDA, kung tutuusin, hindi pa ganin marami ang mga sasakyan na ito dahil ayon sa kanila ay dahil na rin ito sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kaya dagdag nila ay hindi pa nila nakikita na magpatupad ng expanded number coding scheme. Henry? Siguro ang hamon, Jackie, no, sa MMDA, lalo na pag sinara ng tuluyan, yung flyover, paano nila aayusin? Eh ngayon pa lang, ganyan eh. Paano pa pag sinara ng tuluyan yan?
dahil nga sa MMDA, isa na rin yung pagde-deploy ng enforcers. Pangalawa, pagbubukas ng alternatibong ruta, kasama dyan sa alternatibong ruta na yan, ay yung mabuhay lane. Kasama nga dyan sa apektado, yung high volume na EDSA busway, ano, na mga pasahero, na maraming isasakay na pasahero. So yun yung ilan sa mga solusyon na nakikita ng MMDA. Ang sabi nga nila, isang buwan nga ang pagsasara nitong EDSA Timog flyover, pero hindi na kasi maipagpapaliban ang pagkukumpuni nito dahil kapag tumagal ito ay baka magkaroon pa ng mas malaking problema. Henry? Maraming salamat, Jackie Manabat. Sa ibang balita naman, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa sektor ng agrikultura ang napipintong pag-upo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Para sa ilan, ang pag-ako ni Marcos ng posisyon ay patunay na malala ang sitwasyon sa naturang sektor. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Malugod na tinanggap ni outgoing Agriculture Secretary William Dar ang pahayag ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na pansamantala niyang pamumunuan ang kagawaran ng agrikultura. Para kay Dar, pagpapakita ito ng political will ni Marcos para tutukan ang mga isyung pang-agrikultura. The decision for PBBM to take leadership meanwhile, even for a short period, is a very strategic decision which tells everyone that yes, agriculture is the priority of my administration and that I will see to it that the plans and programs of the sector are the real plans and programs. Bagamat wala pang formal na pag-uusap para sa transition, nakahanda si Dar dito, pati na rin ang plano para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon kay Dar, posible ang 27 pesos and 50 centavos kada kilo ng bigas. Nauna nang sinabi ni Marcos noong kampanya na layo niyang mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 20 pesos. Pero bukod sa presyo ng bigas, haharapin din ni Marcos ang ilang problema ng sektor tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa mahal ng farm inputs, pagpapataas ng lokal na produksyon, smuggling at ang nagbabadyang pandaigdigang krisis sa pagkain dahil sa COVID-19 pandemic at gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilan ito sa mga balak-unahing resolbahin ni Marcos base sa pakikipag-ugnayan sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang unang dapat na gawin is i-clean up ang Department of Agriculture. No? Ang nabanggit kasi niya is of course yung high yield ang kailangan natin. Second, fishery sector na dito sa ating bansa. Imagine ang bangus, in-import pa natin 70% galing Indonesia. So yung local production natin dapat tutukan mabuti. Yung importation ng mga sibuyas and bigas, dapat bantayan yun. Umani naman ng iba't ibang reaksyon sa industriya ng agrikultura ang desisyon ng susunod na pangulo. Para sa ilan, pagkilala sa malalang sitwasyon ng agrikultura ang pag-ako ng posisyon bilang kalihim. Pero pangkaraniwan, hindi ginagawa ng pangulo yan. Maliban na lang kung sa tingin niya ay malalim ang problema. At talaga naman malalim ang problema. It shows the president-elect's decisiveness. We might say he's literally taking the bull by its horns. Kung talaga siya, sincero talaga siya na masolusyonan yung problema sa krisis sa pagkain, dapat pakinggan niya yung matagal ng panawagan ng mga magsasaka at mga mangisda na talikuran yung dahilan kung bakit nagkaka-krisis. Halimbawa, yung liberalization policies. Hinahamon ng magsasakang Pilipino si Ferdinand Marcos Jr. na gawin niya yung nararapat para sa interes ng magsasaka at ng mamamayang Pilipino. Malaking hamon na ang pamumuno sa isang bansang pilit bumabangon sa gitna ng pandemya at pandaigdigang krisis. Pero mas malaking responsibilidad pa ang nakaatang kay President-elect Marcos ngayong siya rin mismo ang mamumuno sa pagpapasiglang muli sa sektor ng agrikultura. Lady Vicencio, ABS-CBN News.
Nagsagawa ng walkthrough ang NCRPO at Manila Police District o MPD sa paligid ng National Museum sa Maynila kanina. Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ng pulisya na kasado na ang seguridad para sa event. 7,000 pulis ang ipakakalat sa paligid. Nagpaalala rin ang MPD sa publiko. Bawal magdala ng backpack, matutulis na bagay at jacket sa mga VIP area. Magpapatupad rin ng 1-kilometer no-fly zone. Nakatakda ang inaugurasyon ni Marcos sa June 30. Sa Amerika, nagtipon ang mga miyembro ng Filipino-American community sa Philadelphia para sa isang candlelight vigil at memorial. Para po yan sa abogado si John Albert Lilo na namatay matapos pagbabarilin ang sasakyan noong weekend. Tingin ng Philippine Consul General, posibleng kaso ng mistaken identity ang pagkakabaril kay Lilo. Mula Philadelphia, nagpapatrol Don Tagala. Nagsindi ng kandila at nag-alay ng panalangin ang ilang Filipino-American sa Philadelphia para kay Attorney John Albert Jal Lilo sa harap ng Presbyterian Medical Center kung saan siya namatay. Pinagbabaril ang sasakyan ng abogado kasama ang kanyang ina habang papunta sa airport noong Sabado. We light these candles for the surviving family of John to represent the peace and justice they seek. May they find comfort and solace in the midst of their pain. Parts of our community are afraid because of what's happened. I've been told by many members not to come into Philadelphia, but yet it's important for us to come together and to make sure that we support the family and as a community that we deal with this issue. We hope that the family knows that we're not going to just leave them by themselves going through this. We are going through this with them. Hindi man nakarating sa vigil ang pamilya Lilo, binasa naman ng organizer ang mensahe ni Miggy, isa sa kamag-anak niyang nakatira sa Philadelphia. We did not just lose a mere life. We lost a son, a brother, a cousin, a friend, a lawyer, and a loving citizen of his country. Frankly, there is nothing in this world that can lessen our pain. But because of all the love and support, we are able to cope. So from the bottom of our hearts, thank you. Bukod sa panalangin para kay Attorney Lilo, nanawagan din ang ilang Pinoy ng hustisya para kay Lilo at sa kanyang ina na sugatan din matapos tamaan ng mga basag na salamin. It honestly would be the most respectful thing that we could do is like investigate as thoroughly as possible and entertain any possibility and get all evidence. Dinala sa coroner's office ang labi ni Lilo para sa isang autopsy. Tumulong din ang ilang community leaders dito na magkaroon ng pagkakataon na makausap ni Philippine Consul General El Mercato Martes sa Amerika ang ilan sa mga opisyal ng Philadelphia tulad ni Mayor Jim Kenney at Philadelphia Police Commissioner Daniel Outlaw. Umaasa si Conjen Cato na pag-igtingin pa ng otoridad ang investigasyon para mahuli na ang shooter na tumarget sa sinasakyan ng mag-ina. Ayon kay Cato, maaaring kaso ng mistaken identity ang pagkakabaril kay Lilo. Sinariwa naman ng kanyang mga kaanak ang mapagbigay, maalalahanin at mapagmahal na buhay ng abogado. Kwento ng kapatid na si Altea, si Lilo ang naging sandalan niya noong 2019 nang ma-diagnose ang kanyang bipolar disorder at isinantabi nito ang pagtatrabaho sa Europa upang siya'y samahan. Hindi niya po yung tinuloy kasi kailangan ko daw po siya. Hindi po ako nagsabi na kuya, I need you. Because I wanted him to chase after his dreams. But he said, I'm not gonna work here. You need me. I need to be there. It's so difficult, but you know, you always tell me, be strong. You will be strong. And I will be strong. Isang online fundraising activity rin ang inilunsad para makatulong sa lahat ng gastusin. Pangungunahan naman ng Konsulado ng Pilipinas sa New York ang pag-uwi ng mga labi ni Lilo sa mga susunod na araw. Don Tagala, ABS-CBN News, Philadelphia. Gretchen, anong mga eksena sa celebrity screening ng Flower of Evil? Ati B, umamin si Lovie po, nakabado siya sa pagpapalabas ng Flower of Evil dahil ito ang una niyang serye dito sa Kapamilya Network.
Ibinahagi naman ni Piolo Pascual ang mga naging hamon sa malalim niyang karakter. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Full force and powerhouse cast ng Flower of Evil. Nang ipasilip ang matitindi nilang eksena sa celebrity screening. Gusto mo ba sabihin ko sa iyo kung sino talaga ako? Makapigil hininga ang Philippine adaptation ng hit Korean series. Tungkol sa isang lalaking binago ang kanyang pagkatao at itinago ito sa kanyang asawang detective. Ayon kay Piolo Pascual, challenging ang kanyang pagganap bilang Jacob del Rosario. He's very dark, you know, or the assumption is, kaya very complex yung character niya, and I really enjoyed playing different characters in this series because it really gets you out of your comfort zone and it's really challenging. Ang babae magmamahal. Excited at kinakabahan naman si Lovie dahil ito ang kanyang unang serye bilang kapamilya. First of all, nervous before I am actually excited kasi syempre pinagtrabahuan namin ito for like 6 months and finally ito makikita pa namin. We have this special screening and yeah, it's so nerve-wracking. I got kilig when they told me it was going to be her because they said there's somebody who was transferring from another station. So I was like, okay. So until they told me who it was. Tampok din sa Flower of Evil sina JC De Vera, Joanne Bascon, Agot Isidro, Joras Gamboa, Epi Kizon, at Denise Laurel. Si Moira De La Torre ang kumanta ng theme song na Dito Ka Lang, ang Filipino version ng original soundtrack na In My Heart. Napakaganda niya. The Korean language is such a beautiful language, as well as the Tagalog language. So, both beautifully, equally beautiful. So, sobrang nakaka-excited. Alam mo yung pakiramdam na nasa harap mo na yung katotohanan, pero natatakot kang ikumpirma kung... Sa Webes, June 23 na ang world premiere ng Flower of Evil sa streaming platform na View. At June 25 naman, Sabado, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A to Z Channel 11. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Hindi alert level ang dapat na itaas ngayong dumarami uli ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Yan ay ayon sa Octa Research Group. Sa harap naman ng banta ng subvariants ng Omicron, matinding pag-iingat pa rin ang payo ng mga eksperto. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Bumibilis ang muling pagkalat ng COVID-19 sa National Capital Region. Ito ang paliwanag ng Octa Research matapos pumalo sa lagpas 2 ang reproduction number sa rehiyon. Ibig sabihin, ang isang taong may COVID, nakahahawa na ng dalawang tao. Tumaas na rin ang positivity rate sa NCR na ngayon nasa 4%. Mababa lang ito ng 1% kumpara sa benchmark ng World Health Organization na 5%. Sa kabila nito, magandang balita na nananatiling mababa ang porsyento ng mga okupadong kama sa mga ospital dahil sa COVID. Sa ngayon, nasa 225 ang average cases sa NCR nitong nakaraang 7 araw. Pero tingin ni Professor Guido David, posible pa itong tumaas sa mga susunod na linggo. Posible itong tumaas between 500 and 1,000 in by end of June or first week of July. So pag ganyan na USEC, masasabi na natin baka nasa moderate risk ng situation natin. Although kahit naman moderate risk USEC, yun nga, yung pinaka minomonitor natin for alert levels, yung hospital utilization. We're not projecting an increase in hospital utilization. We should still be okay, pero ayun nga, at that level, syempre, kailan talaga yung pag-iingat ng mga kababay natin. Tingin ni Professor David, maaaring mangyari ang peak sa una o ikalawang linggo ng Hulyo. Mataas, pero hindi natin pa-project na tatagal itong wave na ito. Baka by end of July ay patapos na itong wave na ito. So kailangan lang natin, syempre, i-manage ito habang andito. Sa kabila ng pangamba ng ilan sa muling pagtaas ng bilang ng nagkaka-COVID, para sa Octa, hindi ang kasalukuyang alert level ang dapat pataasin. Ang gusto natin, USEC, is raising awareness na tumatas yung cases, not necessarily alert levels. Kasi if we raise awareness, yung mga kababayan natin, yeah, mag-iingat sila, baka magpabakuna, magpa-boosters. Ngayong mas umiigting pa ang banta ng mas nakahahawang sublineage ng Omicron variant,
Para sa mga eksperto, higit na kailangan ngayon ang matinding pag-iingat, pagsunod sa health protocols, at pagpapabakuna at pagpapabooster kung kwalipikado at napapanahon na. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nakapagdala ang Department of Health ng 409 na bagong kaso ng COVID-19. 218 sa mga kasong ito ay mula sa National Capital Region. Siyam ang naiulat na namatay, habang ang active cases ay umabot na sa 4,860 na pinakamataas na bilang mula noong May 3. Naglapas na po ng guidelines ang Department of Health kaugnay ng pagbibigay ng ikatlong COVID vaccine dose sa mga bata na 12 hanggang 17 years old na immunocompromised o mahina ang immune system. Unti-unti ang pag-roll out nito na magsisimula sa mga piling ospital sa Metro Manila. Magpapatrol, Vivian Gulia. Malapit nang mag face-to-face classes ang 15-anyos na apo ni Louie. Kaya nang magpabakuna siya noong Biyernes, isinabay na rin niya ang tanong sa mga health workers para sa apo. Pagpasok ko pa lang po dito, tinanong ko na kaagad eh, paano po magkakapagpabooster yung dalawa kong apo? Kasi very eager po ako na mabigyan sila ng booster na kailangan niya. 7 matapos simula ng Pilipinas ang pagbabakuna kontra COVID sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang, pinayagan na rin ng Department of Health na mabigyan ng ikatlong dose ang mga immunocompromised o mahihina ang immune system na pasok sa edad na ito. Base sa inilabas na guidelines, hindi bababa sa 28 araw ang inirerekomendang pagitan ng ikalawa at ikatlong doses ng bakuna para sa naturang grupo. 0.3 ml ng Pfizer COVID vaccine ang pwedeng ibigay bilang ikatlong dose. Itinuturing na immunocompromised ang mga batang sumasailalim sa active cancer treatment, organ o stem cell transplant, chronic dialysis at umiinom ng mga gamot na nakakasuppress ng immune system. Kwalipikado ring tumanggap ng dagdag na dose ang mga batang may moderate o severe primary immunodeficiency tulad ng DiGeorge syndrome at Wiskott-Aldrich syndrome, mga may autoimmune disease o kondisyon na base sa payo ng doktor ay maituturing na immunocompromised tulad ng severe malnutrition. Dahil immunocompromised pa lang ang pinapayagang tumanggap ng ikatlong dose sa 12 to 17 years old, isasagawa muna ang pagbabakuna nito sa hospital-based COVID vaccination sites. Magkakaroon muna ng pilot o paunang bakunahan sa mga piling ospital sa Metro Manila. Pagkatapos ay idaraos ang nationwide initial rollout sa mga ospital sa iba't ibang rehiyon na tutukuyin ng Centers for Health Development. Pwedeng makipag-ugnayan sa ospital, doktor o local health unit ang mga batang pasyente na kwalipikadong tumanggap ng dagdag na COVID vaccine dose. Sa mga magpapabakuna nito, mahalagang magdala ng vaccination card, medical certificate, valid ID at dokumentong patunay ng relasyon sa kasamang magulang o guardian. Kailangan ding pumirma ng informed consent ng magulang o guardian at assent o pag-aproba ng batang magpapabakuna. Kung hindi makapagbigay ng assent ang bata dahil sa neurological comorbidities o moderate to severe intellectual impairment, papayagan ng magulang o guardian na pumirma para sa pasyente. Giit ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, mahalaga ang karagdagang COVID vaccine dose sa naturang grupo. Medyo may ilang buwan na rin na napigay natin yung primary series nila, yung waning immunity, plus of course may banta pa rin ng mga variants or sub-variants of concern natin. Ayon kay NVOC Chairperson Health Undersecretary Mirna Cabotaje, maglalabas ang DOH ng hiwalay na guidelines para sa booster ng non-immunocompromised 12 to 17 years old. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nagdeklara po ng dengue outbreak ang lokal na pamahalaan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ito ay matapos umabot na sa mahigit 200 ang kaso ng dengue sa lugar mula Enero hanggang nitong ikatlong linggo ng Hunyo. Ang deklarasyon ay base na rin sa rekomendasyon ng MDRRMO. Wala pang naiuulat na namatay dahil sa sakit at tuloy-tuloy naman ang isinasagawang fogging operation sa mga barangay na mayroong clustering of cases. Kabilang ang barangay Ginsa Ugon, San Isidro, Mahayahay, Katmon, Karnaga at Imatagon. Patuloy ding pinapayuhan ang mga residente na magsagawa ng cleanup drive para puksain ang mga lugar na posibleng pinababahayan po ng mga lamok. Pinayuhan din ang mga residente na makararanas ng pabalik-balik na lagnat na agad pong magpakonsulta sa doktor.
Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may binabantayan bang sama ng panahon? Ate B, may nabuong isang low pressure area sa gitna ng Sulusi kaninang umaga. Huli itong namataan, 140 kilometers silangan ng Puerto Princesa City. Ikilos po ito pakanluran pero posibleng malusaw na sa susunod na 12 hanggang 24 na oras. Ang mainit na easterlies ang iiral bukas at kapamilya, maulan po sa malaking bahagi ng bansa kaya maging handa sa mga pagbaha at landslides. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 22 sa Mindanao, maulan po bandang tanghali sa may Davao Region, Sokcergen at sa Maguindanao. Sa hapon, meron na rin pag-ulan sa Caraga at Northern Mindanao at mas malalakas ang ulan sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Bandang dapit hapon, may ulan pa rin sa Northern Mindanao, Lanao Provinces at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. At sa gabi, may ulan pa po dito sa bahagi ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa Visayas, may mahihinang ulan sa umaga sa ilang parte ng Eastern Visayas at hilagang bahagi ng Cebu. Sa tanghali, buong Visayas na ang makakaranas ng mga pag-ulan at mas malalakas po ang ulan sa hapon sa Panay Island. Sa gabi, makakaranas pa ng maulang panahon dito po sa Southern Leyte, buong Central Visayas at ilang bahagi ng Leyte Province at Negros Occidental. Sa Palawan, maghapong maulan sa buong probinsya at sa gabi magpapatuloy ang pag-ulan dito po sa hilagang bahagi sa Calamian Islands. Sa Luzon, may malalakas na ulan sa umaga dito sa Aurora at meron ding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Bantang tanghali, mas malalakas ang ulan dito po sa Southern Luzon at malalakas na rin ang ulan sa Central Luzon. Magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulang ito sa hapon at sa gabi malalakas pa rin ang ulan sa bandang Masbate, Romblon at Marinduque. Dito po sa Metro Manila, maaraw at mainit pa rin bandang umaga pero pagsapit ng tanghali, mataas ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi, lalo bandang hapon at sa oras ng uwian. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, ngayong Martes, June 21, naranasan ang pinakamahabang araw at ngayon naman ang pinakamaikling gabi para sa taong ito. 13 oras ang haba ng araw, samantalang 11 oras naman ang haba ng gabi. Dahil ito sa solstice, nahango sa mga salitang Latin na sol o araw at sistere o to stand still. Ang solstice ang punto kung saan naaabot ng araw ang pinakahilaga o pinakatimog nitong posisyon sa kalangitan. Nangyayari ito dahil sa pagkiling ng mundo sa kanyang axis. Sa loob ng isang taon, 2 beses nagkakaroon ng solstice, isa sa Hunyo at isa sa Disyembre. Sa Northern Hemisphere kung nasaan ang Pilipinas, summer solstice ang tawag sa solstice kapag Hunyo na hudyat ng simula ng astronomical summer na iba pa sa meteorological summer na base naman sa temperatura at nagsimula na noong June 1. Kaninang 5:40 ng hapon ang pinakahilagang posisyon ng araw bago lumubog sa hilagang kanluran. Maliban po sa haba ng araw, walang direktang epekto ang summer solstice sa panahon sa Pilipinas at sa mga susunod na araw, mas iikli na ang haba ng araw hanggang magpantay ito sa haba ng gabi pagsapit ng equinox sa Setyembre. Ito po ang kwentong napapanahon. Ako si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Naghahanda na po ang ilang paaralan na ipatupad ng tuluyan ang face-to-face classes sa susunod na school year. May sistema na ring susundin ang ilang eskwelahan para matiyak na ligtas ang mga estudyante. Nagpapatrol, Ara Perez. Hindi matatawaran ang kaligayahan ng kinder students ng Pasig Elementary School. Bukod kasi sa naranasan nilang mag-face-to-face classes sa harap ng pandemya, nakapag in-person moving up ceremony na rin sila. Magbasa at magsulat, magdance. Medyo challenging po, pero at the same time, rewarding din po kasi nairaos namin yung buong 2 years. Aminado ang mga gurong mahalagang mahasa ang kinder students, lalo't ito ang pundasyon nila sa paglipat sa elementary. Mas marami pong natutong magbasa kasi syempre yung mga materials po na ginamit po namin na pinasa namin sa mga magulang. Mas ano po kasi yung bonding ng mga magulang sa mga anak nila pag may mga ganun na magbabasa, story time.
Matapos lumahok sa pilot face-to-face classes sa NCR nitong Disyembre at sa expansion phase nitong Pebrero, handa na ang Pasig Elementary School para sa full implementation ng face-to-face classes sa susunod na school year. Magagamit pa rin ang modules at online classes habang mananatili ang health protocols, lalo na ang physical distancing. Halimbawa, 4,000 pupils namin, meron kami set A and set B. So, halimbawa, yung set A na pupils namin, Monday, narito siya. Ang set B naman namin ay Tuesday. And then Wednesday, all children synchronous. Meaning, it may be virtual, wherein imi-meet sila ng mga teachers nila. And then Thursday, ay set A na naman, ay face-to-face, and then set B. Sila din naman ang face-to-face. So in short, our children, no, they will be meeting their children, their teachers, at least 3 times. They will all experience face-to-face classes. Batay sa tala ng DepEd, mahigit 33,000 schools na ang may face-to-face classes. At para sa kagawaran, dapat handa ang lahat ng paaralan sa bansang ipatupad ito sa susunod na school year. Mas luluwagan na rin ang physical distancing rules sa alert level 1 areas. Itong panahon, itong break na ito ay gugugulin para 100% ay maging handa ang ating mga paaralan. At sa privado naman ay patuloy yung pakipag-ugnayan ng ating private education office para sa mga guidelines na ito. Kinwestiyon ng Alliance of Concerned Teachers ang pamahalaan kung anong nagawa nito para maging pandemic resilient ang mga paaralan at kung nasaan ang mga dagdag na classroom at guro. Pero ang Teachers Dignity Coalition, pabor na pabalikin na sa paaralan ang mas maraming estudyante. Lahat na po ay nag-face-to-face eh. Face-to-face yung mga malls, no? Yung mga basketball, no? Yung mga liga, yung campaign ano, nung nakarang eleksyon. Face-to-face na rin po lahat, no? Pati yung mga beaches and everything, no? Bakit hindi yung ating mga klase, no? Kasi talaga nag-suffer na po ng gusto yung ating mga mag-aaral, no? Dun sa very limited learning. Nilinaw naman ng DepEd na pwede pa rin ang blended o distance learning. Ngayong Hunyo, matatapos ang kasalukuyang school year, habang sa Agosto nakatakda ang school year 2022-2023. Ara Perez, ABS-CBN News. Pinilahan ng mga motorista ang ilang gasolinahan sa Metro Manila bago ang pagpapatupad ng panibagong oil price hike kaninang umaga. Maging sa mga probinsya, ramdam din ng mga tsuper ang kakapusan ng kita dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo. Nagpapatrol, Dennis Datu. Bago pa magpatupad ang panibagong oil price hike kanina, pumila na ang jeepney driver na si Jerome sa isang gasolinahan sa Marikina. 1,500 pesos ang kinarga niya para sa kanyang maghapong pamamasada. Pero ang kanyang kita napunta lamang sa pangkrudo. Medyo sinuwerte lang siya sa pagpasada kagabi dahil kumita siya ng 400 piso. Pero kung tutuusin, kulang pa ito dahil patuloy din ang pagtaas ng mga bilihin. Mas malaki pa yung diesel kaysa kita eh. Baliwala naman ang 1 hanggang 2 oras sa paghihintay ng mga pumila sa isang gas station sa Las Piñas City para makatipid lamang ng kaunti. Bumabiyahe ako sometimes sa Antipolo, sa Commonwealth, sa Quezon City. And napaka-importante na mura yung mapapagasan ko para matagal ko magamit yung gasolina ng kinakarga. Ayon sa Piston, nasa 20% ng pampublikong jeep sa National Capital Region o NCR ang huminto muna sa pamamasada dahil hindi nila kaya ang patuloy na pagtaas ng krudo. Reklamo rin ng ibang tsuper, hindi pa nila natatanggap ang pangakong fuel subsidy. More or less nasa 20% na yung huminto dahil doon sa ano din ng mga operator dahil mataas din ang pyesa, no, yung maintenance ng kanilang mga jeep o ng kanilang mga UV. Kaya hindi man nila gustuhin, talagang hindi nila pinapibiyahin muna yung kanilang mga jeep dahil pagdating naman ng gabi rin ay wala rin talaga may boundary. Hindi nalalayo ang problema ng mga jeepney drivers sa Batangas City. Kahit bumiyahe raw sila ng maaga at sipaga ng pagpasada, nauuwi rin lang sa wala ang pinagpaguran dahil sa taas ng krudo. Tsaga-tsaga na lang po.
kahit na po maliit ang may uwi sa pamilya ay pinagtatsagaan na po namin dahil sa kahirapan po ng buhay. Kung mayroon lang pong ibang pagkakakitaan ay pinasok na namin bilang ibang sideline. Nag-aalala ang mga jeepney driver kung ano ang bukas na naghihintay para sa kanilang pamilya kung patuloy ang pagtaas ng krudo at wala na silang kinikita. Ang nangyayari nga po ay ang mga driver po ay kapit sa patalim. Kung hindi ka babiyahe ng madami, ay hindi ka makakakita ng malaki-laki. Elementary kasi yung mga anak ko, baalang hindi ko na mata. Masusupply yung pagka nag-college. Sa ngayon, walang ibang hiling ang mga motorista kundi man bumaba ang presyo ng produktong petrolyo, matigil na ang pagsirit ng presyo nito. Dennis Dato, ABS-CBN News. Nakisaya ang libo-libong fans sa pagbabalik ng Golden State Warriors sa San Francisco matapos ang kanilang panalo sa NBA Championship kontra Boston Celtics. Mula po San Francisco, California, nagpapatrol, TJ Manoto. Napuno ang downtown Market Street sa San Francisco ng libo-libong fans ng Golden State Warriors para i-celebrate ang kanilang 2022 NBA Championship. Umula ng blue and gold confetti habang umarangkada mga double-decker bus sakay ang mga players at coaches. Kaya ang mga fans, kabilang ang maraming Pinoy, ang nagkaroon pa ng pagkakataon na malapitan ng ilang players. Proud na buhat-buhat ni Steph Curry ang kanyang unang Finals MVP trophy. Pinuri ni Steph ang kanilang loyal fans. We represent you guys. Like the life that you give us, the inspiration, the free meals and the standing ovations in the kitchens. All those things matter because this is what it's all about. It's entertaining you guys, giving you something to cheer for, to be passionate about. It's giving us the opportunity and the platform to go do amazing things that haven't been done in history. Sina Klay Thompson naman at Draymond Green, kanya-kanyang bit-bit ng mga NBA Championship Trophy. Nang bumaba si Thompson para makamayan ang mga fans, nahulog pa niya ang isa sa kanyang championship rings. Mabutit na punot niya ito kagad. Ang ibang players naman, gaya ni Jordan Poole at Gary Payton II, game na game na nakipagbasaan pa sa mga fans gamit ang mga water guns. Laking tuwa ng mga fans na makita kahit saglit ang kanilang mga idol. Ang pamilyang Pinoy na ito, natubong Canada, nilapida pa ni Andrew Wiggins na proud Canadian. Oh, that's a really big honor for us because he's carrying the Canadian flag. Yeah! Ito mga Pinoy naman, nakaselfie pa si Wiggins na siya pa ang nagpost sa kanyang Instagram. Proud naman ang official Warriors hype man na si Philam Franco Finn sa dami ng mga Pinoy na sumalubong sa kanilang parade. Man, that parade was 80% Filipino, I swear, in San Francisco. So whoever was there, thank you. Salamat. For those who are international, thank you. Being the first and only Filipino hype man, I wear this on my shoulders. This is for us. Matapos i-celebrate ang kanilang unang championship dito sa downtown San Francisco, umaas sa mga fans na ito na ibibigay ng Warriors ang lahat sa susunod na season para mabigyan naman sila ng back-to-back NBA titles. TJ Manoto, ABS-CBN News, San Francisco, California. Inaabangan pa rin ngayon sa Senado kung sino-sino ang bubuo sa minority bloc sa papasok na 19th Congress. Detalye sa pagpapatrol ni Sherian Torres. July 1 o unang araw ng panunungkulan ng mga bagong senador sa ilalim ng 19th Congress, lalapitan na ni Senador Coco Pimentel ang mga magbabalik senadong sina Congressman Alan Peter Cayetano at Sorsogon Governor Cheese Escudero. Pati na si Senadora Pia Cayetano na hanggang ngayon tahimik pa rin kung sasama ba sa Senate Majority Bloc. Target ni Pimentel, kumbinsihin silang umanib sa minority bloc, pandagdag puwersa sa kanila ni Senadora Risa Ontiveros. Sabi pa ni Pimentel, walang problema sa kanya kung magiging minority leader o simpleng miyembro lang siya ng minorya. Basta importante anya, magkaroon ng boses ang minorya sa Senado. It's time to have a minority active, proactive, in checking the majority. We have to present
an alternative point of view. We have to stress test the validity of their proposals, and we have to make sure that they follow rules and procedure properly. Aminado si Pimentel, wala siyang maiaalok sa tatlo pantapat sa committee chairmanships ng kampo ni incoming Senate President Big Zubiri. As minority, we have nothing to offer except except the principle that there must be a minority in the Senate so that there will be no tyranny in numbers. Wala. Pero dakong hapon na yung araw, biglang tinultupan ni Escudero ang pag-asa ni Pimentel. Sa isang text message, siniguro ni Escudero na sa Senate Majority Block siya aanib at iboboto si Senate Majority Leader Mig Zubiri bilang Senate President. Si Zubiri agad naman nagpasalamat kay Escudero na isaan niyang mahusay na abogado na magiging matibay na bahagi ng Majority Block sa mga gagawin nitong batas. Sa kanyang June 16 Facebook Live post naman, nanatiling matipid si dating House Speaker Alan Peter Cayetano kung kaninong grupo siya aanib. Pangunahing kondisyon ni Cayetano na makuha ang Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship para sumama sa Super Majority Block. Sa hirap ng buhay po, whether administration, opposition, simple lang rule natin. Tulong-tulong, pero ang tama ay tama at mali ay mali. Si Senate President Vicente Soto III na naging minority leader sa ilalim ng Arroyo administration, sinabing dapat na epektibong fiscalizer o mahigpit na tagasuri ng mga panukalang batas ang minorya. Kung si outgoing Senate Minority Leader Franklin Drillo naman ang tatanungin, abogado man o hindi ang nasa minorya, galing at sipag pa rin ang kailangan sa huli. What is important is that you do your job, prepare, you form judgments on the basis of public interest. I have gone through it. There are times when I would support certain legislation sponsored by the majority. Sa unang linggo ng Hulyo, magpapatawag si Senador Mig Zubiri ng Super Majority Block Meeting. Dito pag-uusapan kung sino-sino talaga yung makakakuha ng kanilang mga committee chairmanship. Tatanungin din dito yung mga senador kung payag ba sila na ibigay yung Senate Blue Ribbon Committee kay returning Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, tuloy pa rin yung panliligaw ni Zubiri sa magkapatid na Cayetano. Sharian Torres, ABS-CBN News. Umabot na sa pagsasampa ng kaso ang girian sa pagitan ni na dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema. Si Guanzon, inireklamo ng cyber libel at cyber unjust vexation si Cardema. Habang si Cardema naman, pinapipigilan sa Korte Suprema ang pag-upo ni Guanzon bilang party list representative. Nagpapatrol, Robert Mano. Maagang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ang kanyang pakay, sampahan ng reklamong cyber libel at cyber unjust vexation si National Youth Commission Chairperson at Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Ayon kay Guanzon, mapanira ang ilang pahayag ni Cardema laban sa kanya. Puro siya defamatory remarks sa akin in public. Parang wala lang siyang, wala siyang takot sa batas dahil akala niya malakas siya sa administrasyon. Akala niya. Unjust vexation talaga yan. Dahil hindi siya nakaupo na representative. At asawa niya ang pinaupo namin. Bakit siya uupo? Overage siya. Yun ang batas eh. Si Cardema naman dumulog sa Korte Suprema para pigilin ang pag-upo ni Guanzon bilang kinatawan ng P3-PWD Party List Group. Sa kanilang inihaing petisyon, hiniling ni Cardema na pigilan ng Korte Suprema ang COMELEC na mag-issue ng Certificate of Proclamation kay Guanzon at huwag payagan ng Kamara na makapagtrabaho si Guanzon bilang kinatawan ng P3-PWD habang dinidinig ang petisyon. Ipinababasura din nila sa kataas-taasang hukuman ng resolusyon ng COMELEC na pumapayag sa substitution ng P3-PWD nominees. Ang pinagbabasihan namin ay batas. Rules ng COMELEC, lumampas ba siya sa deadline? Yes, alam nating lahat lumampas siya sa deadline. Siya ba ay official ng COMELEC within one year after nung umalis siya? Yes, 4 months ago, COMELEC commissioner siya. Ayon naman kay Guanzon, sa Biyernes, sasampahan niya si Cardema sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Code of Ethics ng mga empleyado ng gobyerno.
Robert Mano, ABS-CBN News. Hindi mo na kailangang hulugan. Formal nang sinelyuhan ni James Reid at Liza Soberano ang kanilang talent management partnership kahapon. Planong ibida ni James ang kanyang Pinoy talent sa Hollywood, kabilang na si Nadine Lustre. Nagpapatrol, MJ Felipe. I would like to introduce Ms. Liza Soberano. It's official. Si James Reid na ang hahawak sa karera ni Liza Soberano. Ito ang biggest announcement ng kanyang Careless Music and Entertainment Company kahapon, kung saan ibinida nila ang kanilang roster of talents. Ayon kay James, ang target nila, Hollywood. It really opened my eyes to how big the world is. It was my first time to experience any of that. Right. And you know, it's made me more excited and more driven to see how far I can take things. Are you bringing Nadine and Liza to Hollywood? Yeah, so I recently got back a couple of weeks ago from my latest trip to LA with Liza. For her, it's more on the opportunities in acting. So it's been very promising. That's all I'll say for now. How about Nat? Yes, that is. Eventually, the goal would be to bring over all the artists. Are you ready for Hollywood? No. I'm not ready just because I know how harsh Hollywood is. I mean, I get it that it's so grand, but that's the thing, you know? There's so much pressure that comes with it, so I'm not ready for that. Pero ready na si Nadine na makasama si Liza sa mga proyekto ngayong nasa iisang management company na sila. Mapa-Hollywood man o hindi, full support sa kanyang karera ang non-showbiz boyfriend. He's very, very supportive. Siya kasi he's always looking through news and all of that. Yeah, updates. So when he sees something, like he always reminds me, oh hey, you have this write-up or you have this, congratulations, you know. And it's mostly words of encouragement. May movie plans para kay Nadine ngayong taon dito sa Pinas. Pero si James, game din bang bumalik sa pag-arte? It's definitely my plans to go back to TV at some point. I just feel like the moment isn't right just yet. Sa ngayon, tutok si James na paalagwahin ang karera ni Liza, Nadine, Isa Pressman at iba pang Pinoy talents. MJ Felipe, ABS-CBN News. Hiwalay na ba si Liza Soberano at Enrique Hill? Sa unang pagkakataon, walang prenong sasagutin ni Liza ang mainit na issue. Pati na rin ang usapin sa paglipat niya sa kumpanya ni James Reid. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ginulat ni Liza Soberano ang showbiz nang kumalat ang balitang hindi na siya magre-renew ng talent management contract kay OG Diaz at lilipat na sa Careless Music ni James Reid. Sa aming panayam sa aktres, Setyembre noong isang taon nang mag-reach out sa kanya si James. Last year he reached out to Ken actually, and he was asking to he asked to have a meeting with Ken and I, and it was all about management, and I was on at the point where my contract was already ending with both Star Magic and Tito OG, and so I did a lot of back and forth thinking if it was the right thing to do. At dahil may kontrata pa noon si Liza, hindi siya agad umoo. Sa halip, pinakiramdaman muna niya kung paano magpatakbo ng negosyo si James. Pagsapit ng December 2021, ipinagtapat na ni Liza kay Oji ang kanyang planong hindi na mag-renew ng kontrata. I asked for his permission, I asked how he would feel about it, and I'm glad that we shared the same sentiments. He thought that it was about time for me to be able to grow on my own, and I explained the whole thing very well to him, and we did it in a very respectful manner. It was a really good experience actually. No bad blood at all. Kabado si Liza sa desisyong ito. Don't want to jinx it. I don't want to say more Hollywood. That is definitely what we're trying to do right now. I don't want to say that I'm only focused there because of course, I still have a career to take care of here. Umingay rin ang isyong hiwalay na umano sila ni Ken.
How's Ken? How's you? Ken is fine. Oh yeah. So I was hoping someone would ask me about that. There's a lot of rumors, of course, sparking. We're fine. We're totally fine. He knew all about my U.S. trip, and I had talked to him, and I was like, these are like really big opportunities that I don't want to miss up on. I hope you understand. And he's totally understanding about the whole thing and very supportive. And yeah, we're totally fine. Ngayon, all systems go na para sa bagong kabanata sa buhay ni Liza. Ang ikakagulat pa ng lahat, si Liza ang nagpresenta na gusto niyang subukang maging recording artist. Let's just explore. Let's see what happens. Kailangan may sample lang ng singer lang. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. MJ Felipe, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Happy trip! Kinagulat naman sa mundo talaga. Miss you guys. Bakasyon. Pwede mo sumama? Pwede. Kaming dalawa. Kayong dalawa. Maleta ko. Okay. Oo nga. Anumang hamon, anumang parahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.